What's up guys? Good morning. Ang oras ngayon ay tingnan natin kung anong oras. 7 a.m. Ayan. So guys, ang tagal-tagal ko na kung nga kung hindi nakakapag-upload ng video kasi masyado kong napaka-busy lalo na ngayon na nandito na ako sa Marawi. So guys, for today's video, I'll show you my grandfather. Situation of my grandfather. Ngayon, hindi po siya makalakad. Hirap po siya makalakad ngayon kasi dahil nga po sa stroke siya, na-paralyze siya. So ngayon, ang gagawin ko ngayon ay alagaan ko siya ng mabuti. I will do my best para gumaling na siya, para na rin makaalis ako dito sa Marawi at makabalik na rin ako sa Cebu kasi miss ko nang magtinda doon. So I will start. Magpapakulo tayo ng tubig para pangpunas sa kanya para gumising na yung mga tumigil na ugat. Ayan, ito yung takaw. At sakto na to. Ito yung gas stove namin. Natatakot ako dito kasi baka sumabog. Ito yung lighter. Sindihan mo na. Ganito po siya. Dahan-dahan lang. Hindi po siya pwedeng pabayaan kasi minsan lumalakas siya at nakakatakot dahil baka sumobra yung apoy at saka masunog. Ayan. Ayan, may fire na. Ayan, so hihintay natin kumulo. Hintay natin aking grandfather. Ayan, yan po ngayon ang sitwasyon niya. Ito, hindi na po tumagalaw. O, tingnan nyo. Ang hirap galawin. At saka yung ito. Yung paa niya. Hirap makagalaw. Basta ito lang yung nagagalaw niya. Ito, hindi niya tumakontrol. Oo. Yung kalahati sa katawan niya, yan po yung na-paralyze. Yung dito, nakakagalaw naman po. Yung dito sa right. Ayan po siya ngayon. Nakaratay na lang po siya sa kama, walang magawa kundi tumiwala na lang. Ayan po siya, umiiyak na po siya. Hirap po ngayon ang sitwasyon niya. Ayan. Huwag ka nang umiyak. So guys, kita nyo naman guys na umiiyak siya. Every time kasi na naiisip niya yung mga nakaraan niya, ayan. Walang magawa kundi umiyak na lang. Buti na lang nailabas mo yung sama ng loob mo. Oo. Ayan po siya ngayon. Ito po yung pangpupunasan natin ng mainit na tubig para gumising na yung mga ugat niya. Ayan. Tsaka papalitan natin ng pampers, diaper at saka malong. Ayan kasi naihian na po. Ayan, hintay na lang natin yung pinapainit kong tubig. Ayan. Tsaka sana gumaling na siya kasi para na rin makauwi ako sa Cebu. Oo. Hirap po ngayon ang sitwasyon namin ngayon. Kasi every time na nakakapupo siya, hindi ko naman siya kaya mag-isa. Buti na lang nandyan yung mga, yung tito ko, yung mga kapatid niya. Oo. Dati kasi doon kami nakatira sa Norte. Tapos hindi na makaya nung tita ko, dito na lang din na kasi para nakapagpahinga na din siya. Ngayon guys, wala po akong kasama dahil yung mga kasama ko, pumunta po sila sa Norte kasi namatay po yung mga kamag-anak nila.
So 2 days na po silang wala dito, pero sana dumating sila ngayon kasi dalawa lang kami yung nandito. Tsaka kung hindi dumarating yung kapatid niya, hindi siya nakakapaghugas ng ano niya kasi hindi ko naman siya makayang mag-isay. So kumulo na nga po yung tubig natin. Ito siya. Lalagayin natin ng konti. Tapos mainit po siya, guys. Hinaluan po ng konting tubig para medyo hinila. Ganyan po dapat yung ginagawa para malay natin, makalakad na kapag tumagal-tagal ang pag-aano sa kanya. Ayan, naka-pampers po siya. Ayan, pagkatapos dito sa paa niya, dito naman po dito sa left hand niya. Hirap din siyang makabangon, tsaka hindi makaupo ng maayos. Bigas yung itong paan niya dahil doon sa iniinom niya na diclofenac. Hindi po pala yun pwedeng araw-arawin kasi nakakasira daw ng mga buto sa katawan. So hindi ko naman po alam, dalawang beses pa nga po pinapainom siya sa isang araw eh. Ayan. Pero ngayon pinatigil na, ang gamot niya ngayon ay yung hemorrhage kasi yun daw yung nakakapagpalambot ng mga bones. Ito po siya. Ayan. Hindi makita. Sana naman po gumaling na siya sa gamot na ito. Sana ito na ang dahilan para daw gumaling na. Sila bumibili ng Pampers, ito Cares, at saka yung iba niyang kapatid, ito naman ulam. Sila nang bibigay kaya lahat to libre. Ito. Ayan po siya. Hindi po siya makaupo ng maayos dahil nakahiga. Parang nakahiga lang po siya. Hindi niya po maano yung katawan niya eh. Kasi ang titigis na ng mga buto niya. Ayan. Ang bigat-bigat po niya. Ayan. Minsan, ganyan na po siya. Nag-iisip kung may pag-asa pa ba siyang makalakad. Yan.
So guys, dapat kahit hindi makayanan itong trabahong to, dapat kayanin dahil para din naman to sa kanya, sa ama ko, kahit papaano maipadama ko man lang yung pagmamahal ko bilang apo para sa lolo ko, yon. At para din sa mga, at kahit nangungulila ako sa pamilya ko daan sa Cebu na naiwan ko, dapat kayanin dahil balang araw itong mga kahirapan na to papalitan ng Allah ng napakabuti. At someday, malalagpasan din ang sitwasyon na ito. As long as na nabubuhay pa ang ating mga magulang, dapat ipadama natin ang pagmamahal natin sa kanila kasi hindi po permanente ang buhay dito sa mundo. Dunya is temporary. Lahat tayo aalis din. Iiwan natin ng mundo. Kagaya natin na ang isang buwan na kapag pagdating ng araw ay aalis din. At humihingi po ako ng tulong sa inyo kahit ipag-pray nyo na lang po siya, okay na lang po yun para na lang po madali yung pag-recover niya. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you.